Yes po, magandang araw po sa inyo. So ngayon, ang ating pag-aaralan ay yung Filmora 9. So gagawin natin full tutorial ha. So mag-start na tayo. Double-click natin. So yan. Ngayon, explain natin ano ibig sabihin dito. Yung aspect ratio niya, no? Pag widescreen, ang ibig sabihin niya, so, for example, nag-video kayo dun sa cellphone nyo, no? Na naka-landscape. So, dito kayo mag-select. Na pag nag-video kayo dun sa, ano nyo, sa cellphone nyo, naka-portrait. So, dito nyo select. Yan, okay? So, yung sa akin, dito lang sa widescreen. Then, i-click lang to. Yan, so, nandito na tayo, no? Parang medyo nakakalito. Ang dami. Ngayon, ang first step natin, siyempre, kailangan natin ng video. Click natin tong plus or kahit saan dito. Diba? May lalabas. Ngayon, hanapin nyo yung gusto nyong i-edit. Kunyari, yung sa intro ko. I-open natin. Yan. Kung gusto ko nang i-edit, gagawin ko, i-click ko to and then drag. I-drag ko dito sa may video. Ayun o, sa may one. Kaso may lumitaw. Mas okay kung gusto nyong hindi masira yung quality ng video nyo, gawin nyo to. Pero pag gusto nyong mabilisan at smooth ang pag-edit nyo, i-click nyo dito. Pero masuggested ko ito talaga para maganda yung quality. Ngayon, ang ibig sabihin na ito, sabi niya ako, render preview. So, pag-click mo yan, so, gaganda yung dito niya yung preview niya. Play na din. Ngayon, isa-isahin natin. So, dito muna tayo. Ano to? Project Media. Ibig sabihin, nandito ka. Eh, yung folder. Ano ba yan? So, yan din yan. Itong shared media. Lagi mga dito yung mga na-shared, no? Folder. Sample color. Yun, meron ka palang sample color. Ayan. Pag meron ka lang hitang ganyan, ibig sabihin, kailangan mo siyang i-download. For example, kinlik mo. Yun. So, nandyan siya. Pwede kong lagay sa ibabaw. Diba? So, delete muna natin. So, ngayon, ang pinaka-importante dito, pag nag-ano ka, mag-edit ka ng video, alam mo yung ginagawa natin, di ba? Ngayon, ano itong audio? Ito yung mga kanta. So, pili ka lang dyan. Maraming kanta yan. Ito, hindi siya copyrighted, okay? So, pili ka lang dyan. Sound effect, meron din, di ba? Kunyari, may bomba. Di ba? O yan, parang ganun ba? Tapos, so, paano siya gamitin? Kunya itong bomba, lagay ko sa audio naman, di ba? So, pag pinlay ko, play natin. Kaya, di ba? Meron pagsabog yung ano ko. So, ngayon, masyadong mahaba, di ba? Ngayon, gusto kong i-cut. Hanggang dito lang yung dapat yung sounds ko. I-click natin to. And then, drag mo to. Kung saan mo gustong putulin yung sounds, okay? Click mo ulit to. Click mo yung parang kunting. Ayan. Diba may napansin kayong parang may naputol? Diba? Pag tinanggal mo yan, oo, oh, naputol nga siya. Click mo ulit. Click mo yung delete. Ibig sabihin, madi-delete na siya, okay? So, ganyan lang po kadali. Ano tong titles? Yan, ito yung mga titles natin, di ba? Kunyari, yan, pili ka lang, ang dami dyan, no? Ano, no? Kunyari, maglalagay tayo ng titles, ito. Click natin, then drag natin dito. Okay? So nga pala, nandito na tayo sa video 2. Pag nagdagdag ka pala ng title, automatic siyang video 3, di ba? Control-Z natin, undo, okay? Title daw. Ngayon, bakit? Pag nagsulat ka dito, kunyari, no?
Control A yan, mark all. Pwede ka mag-type dyan o pwede ka mag-type dito. Dito ka mag-type. Nari, sample. And then, okay natin. Bakit hindi siya lumilitaw? No? Gusto kong palitawin sa ano ko dito. Sa video ko. Pag pinlay natin, dapat, kung gusto mong i-preview, i-drag mo to. Para ma-play mong ganun, di ba? Ngayon, i-click mo yung play button. Tap muna natin, then i-play natin ng buo. Masyadong malaki, gawin natin maliit lang. Pag ganyan mo, masisira. Pag nagkamali ka, Control Z. Ngayon, pwede mo dito sa... Lagi ka sa sulok pag gusto mo siyang paliitin yung effects mo. Nako, hindi yun ang gusto kong paliitin. Gusto kong paliitin yung text. Ito. E di click mo siya. Ayan. Pag ganun mo. Tapos i-click mo ulit. Di ba? Pag ganun mo lang yan. Lagay mo dyan. O kaya kung gusto mo lagay sa sulok, pwede rin. Di ba? Ganun lang po kadali. Kaya, using the keyboard arrow, pwede mong i-adjust. Ito, hindi ko kailangan. Delete ko. Click ko yung, ayan, yung parang trash can. Naku, naka-delete lahat. Undo natin pag nagkamali ka. Diba? Ngayon, ito lang yung select mo. Then, delete. Naku, na-delete talaga. Ayaw. Ibig sabihin, double click mo to. Kung ayaw niya ma-delete, punta ka dito sa advance. Dito ka mag-delete, okay? Click mo yung ito. Tapos i-okay mo lang siya. Display mo ulit. Bakit nandun? Click natin ulit. Check natin. Uy, bakit nandyan, diba? Click mo ulit, drag mo. So, okay, no? And, stop mo muna, then play ulit. Diba? So, bali po pinapakita ko kasi yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Or kung nagkamali ka, pwede mo siyang i-undo, diba? So, ganun lang po yung purpose ko. Minamali ko yung tutorial ko para yung bang malaman yung mga dapat gawin pag nagkamali kayo, di ba po? So, yun ang text natin, no? Napakadali lang. Transition, ano ba itong transition? Pag sinabi yung transition, kunyari, ito, no? Dissolve, ano ba yan? Pag ginagay ko dito sa text, tapos ginanong ko, i-play ko, using the space keyboard, bakit walang lumitaw, no? Actually, mayroon. Hindi mo lang napansin. Ngayon, pag tinanggal ko to, tingnan nyo ng pagkakaiba. Diba? Pag ginagay ko dito. O, diba? Hindi siya kagad lumitaw. Actually, yung video, pwede rin mo lagyan ng dissolve effects. Tapos yung huli, gusto ko, pwede ko siyang drag dito rin. Lagyan ko rin siya ng, eto yung video, lagyan ko naman ng cube. Ano kayo mangyayari dyan? Una, dissolve. Diba? Ganun lang po kadali. Eto yung transition, okay? Then effects naman tayo. Ano tong effects? Napakadali ng effects na yan. Uy, ano to? Close lang natin. Then, okay. So, dito tayo sa filters. Yan. Dito sa version 9.5, ang daming nabago. Ang daming damagdag. Ang daming maganda. Kanyari, yung video ko, lagyan ko ng... Ano kaya? Pili lang. Kahit ano. Black and white na lang. Tapos, ilagay ko doon. I-play ko. Uy. Tignan nyo, di ba? Mag-iba, no?
So, ganun yung effects. Yan. Basta drag-drag lang kayo. Kung gusto yung effects nyo, hanggang dito lang, gitna, i-click nyo to. Then, ganun nyo. Tapat nyo lang, click, and then hold. Lagay nyo kung sa inyo gusto. Okay? Pagpinlay nyo, ganun lang yung effects niya. Pwede nyong drag dito. Para pag ganyan mo. Diba? Ngayon, so ganun yung effects. Magaan lang, diba? Ito naman tayo sa element. Yan, ano ba itong element na yan? Kunyari, lagyan natin ng ganito. Like, basta may download, no? I-click mo yung plus. Download na, diba? Ngayon, nandito siya napunta. Ayoko dyan. Gusto ko dito ka. Yan. I-click ko ulit. Drag ko na naman dito sa ibabaw. So, automatic siyang magdadagdag ng video 4. Stop ko para yung eto, magpunta ka agad dyan. Okay, i-play natin. So, bakit ganun ang laki? Magaan lang po. I-click nyo. Ilayan nyo sa sulok. Then, drag, drag, drag. Diba may laman dyan? So, dito ako sa kabila. Ganun lang po, yan. Play natin ulit. Diba? Para nakakatakot. Gusto ko yung effects ko dito. Hanggang dito. Ganyan-ganyan lang po, diba? Play ko ulit. Parang Halloween version. Ha? Gusto ko may puso. Yan. So, ganun din sa like. Okay? Ganyan-ganyan lang po. Maraming effects yan. Pili lang kayo. At alam po, napakadali lang, no? So, ngayon po, dagdag natin yung picture. Punta kayo sa file nyo. Diba? Ganap kayo ng ano. Delete natin yung Windows. Ano kaya pa? Ito. Profile ko. Ayan. Click nyo, tsaka nyo drag. Diba? Ganyan lang po. Ganito, diba? Play natin. Hindi masyado maganda. Ngayon, gusto nyo delete. Click nyo yung picture, then delete. Click, then delete. Diba? Napakadali lang po. Ayan. So ngayon po, dito tayo sa audio naman. Ito yung pinaka-importante kasi sa lahat. Yung audio, kunyari, diba yung bomba? Ayoko nang may bomba. Tanggalin ko yung effects ng bomba. Pagpinlay natin. Yan. Gusto ko ganyan lang na effects. So ngayon ang gagawin ko. Pero gusto kong magsalita. No? Gusto kong magsalita. Pero yung effects, yung sounds ng aking intro, gusto kong hinaan lang. So i-click natin tong line. Hanapin nyo yung, pag-click nyo, pwede nyo yung drag, ganun, or pag tinapat nyo ganun, may kamay na lalabas, pwede nyo i-click and then hold down, click, then drag up, yan ang sagad na volume, ito yung mute, pwede nyo tanggalin yung volume, eh gusto ko konting may sounds, play natin. Oh, napakaya na. Ayan, pwede na siguro yan. And ito gusto kong gawin talaga. Itong mic. Napakalaking tulong talaga to. Kunyari, nagkamali ako sa record ko. I-click ko to. Magdadab ako. I-click natin yung record. And then, ayun na. Kunyari, mag-record na tayo. Nag-start ka na yan. Ayun, gumagana na siya. Kunyari, hello. Yan. Gusto ko lang makita yung Hello. Ay, gusto ko lang marinig yung hello. Siguro banda dito yun. Gumagana na siya. Kunyari, hello. So, yeah. Dito, stop nyo muna. Pause pala. Using this space bar. Okay? Tapat nyo dito. Ibig sabihin ng ganyan, walang boses yan. Pag may gumaganon, ito yung maraming boses. Yan pa tandaan natin. Ibig sabihin dito, nag-pause ka. Hindi ka nagsalita. Diyan natin lagay. Tapat ko, i-click ko muna, then
nakatapat na kung saan ko siya gustong ikat. Click ko yung gunting. And then, yeah, no? Click ko ulit. Ah, ang gusto kong delete, ito pala. Click ko yung delete. Oh, diba? Ito. Itong boses ko. Gusto kong i-drag. Dito na lang kaya. Sa gitna, siguro. Play natin. Hello, 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 hello. Yan. Diba narinig nyo, no? So, ganun lang po siya kadali. Talaga napakalaking tulong po ng pagganyan. Ngayon, pwede nyo siyang lagay dyan. Kunyari, dito kayo nagkamali sa portion na yan. Gagawin nyo, click nyo muna yung video, and then hanapin nyo yung nagkamali. Kunyari, lakasan natin. Oop, nagkamali ako dun. Gusto kong palitan. Ngayon, i-click nyo yung video. Then, click nyo to para maputol. Tapos, yung last niya, dito. Kaya dito ako nagkamali. Click ko ulit yung video. Click ko yung gunting. Yan. Okay na? Ngayon po, mapapansin nyo, merong cut. Pag nag-select kayong ganun, di ba nag-highlight siya? Ibig sabihin, nakat na siya. Pwede na siyang i-mute ito. Gusto kong i-mute. Di ba? Ganun lang po. Wala na siyang boses. Pag nag-play ka, itabi mo natin to. Pag nag-play kang ganito, ito may tunog. May tunog. Ito, walang tunog. Tignan nyo. Diba? Ngayon, gusto kong isingit yung boses ko doon. Diyan sa space. Naku, di kasya, no? So, pwede nyong ikliin. Compress nyo. Cut nyo din yung boses nyo. Pwede rin yun. So, ngayon, kayo nang bahala mag-adjust. Play. Hello, 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 hello. Diba? Pwede na lang po, kadali. Ngayon po, ano ba bang gusto nyo matutunan dito? Itong mark, ano ba itong, ayan, kunyari, nagkamali kayo dito. Ayan. Kunyari, dito, magpuputol ako. Eh, gusto mo mong lumipat dito. Diba? Eh, gusto mo mayroon din paltandaan dyan. I-click mo tong parang ganito. Marker. Click mo yan. Ayun, no? May lumabas na blue, di ba? Di na, alis yan. Tapos, kunya, dito ko magpuputol. Click ko ulit. At least, may mark ka na. Ah, dito pala ako magpuputol. Nakalimutan ko to. Ayan, di ba? Putol. Pak. Ayan. So, ano pa ba? Yun po yung, so yun lang ang mga basic natin, ha? Napakadali lang po talaga ng basic natin. Ito lang talaga yung common na ginagamit. Yung common na ginagamit talaga dito sa Filmora 9.5. Ito, yung volume ng video nyo. Ito, hindi ito yung, ano ha, pag dinrag nyo to. Ito yung, ito ba? Okay? Wala na tayong problema dyan, ha? Pag ito, hindi yan volume, ha? Inlik mo yan, delete yan. Ito yung parang, parang lalaki siya, di ba? Kunyari, yung video mo masyado mahaba. Gusto mong paliitin na gano'n. Ching! Hindi mo na makita. So, siyempre, palakihin mo. Depende sa'yo, anong gusto mo. Ayan. Yun, di ba? Sana po marami kayo natutunan. Ano pa bang ayan natin? Eto, ah, sige, sige. Gusto ko yung video ko merong slow motion. Paano ba gawin yun? Gusto ko after dito. After dito pala. Then dito, slow mo na siya, no? So, ganito gawin natin. Tapat nyo yung video nyo. Ay, hindi. Itabi niya muna, i-click niya yung video. Click mo to. Speed, di ba? Yan, no? Adjust the speed of your media or play it backward. O, pwede siya palang i-play ng backward. Ayun. Click niya lang yung reverse pag gusto niyo mag-reverse. Okay? And then, pwede niyo pabagalan. Pwede niyo pabilisin. Kaya nang bahala. Kung gusto niyo ng 8 times, malit na siya. Play natin dito. Hello, hello. Ganun lang kabilis, di ba? Tapos undo niya, undo. Ayan, para bumalik siya.
Ganun na lang po kadali, no? Hello, hello. Ngayon, double click natin yung video. Ano mangyayari? So, pag ganun, lalabas yung mga properties niya. Yung video na to, meron siyang audio, color, motion, and pwede nyo paglaruin, explore nyo. Pag sinabing chroma key, ito yung pinakasikat. Kasi yung chroma key, pwede nyo, kunyari, meron kayong background na kulay green, no? So, kadalasan green kasi, di ba? Yung green na yon tatanggalin niya. Mawala yung background. Yun yun. Ayun po, yun lang naman ang madalas ginagamit. Ito yung sa audio lang. Kung gusto niyo yung ano niyo, ito. Parang fade in, ang ibig sabihin niyan. Tignan niyo to ah. Umuusog pag ina-adjust ko dito. Ibig sabihin niyan, ganito. I-play natin para maintindihan natin. Play. Masyado mabilis. Habaan natin. Pwede tayo mag-play. Oh, hello, 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 hello. Yun. Diba narinig nyo? Hindi siya malakas pagdating dito. Palakas ng palakas. No? Anong fade out? Balik muna natin yan. Fade out natin. Ito naman yung nag-adjust. Yung sa dulo. Click natin. Play natin. Hello, hello. Yun. Parang yung music niya pababa ng pababa. So, di ba? Color. Yan. Ito yung ano niya. Di ba? Yung color niya. Kaya nang bahala mag-eksperimento dyan. Hindi ko kasi masyadong ginagamit, no? Ito yung parang effects niya. Ano ito? Kinlik mo yan. Then, okay. Ano yung mangyayari? Play. Hello, hello. So, meron siyang parang effects din, no? Kaso meron ka na dito eh. So, ito na lang yung gamitin mo. No? Mas maganda. Transition, no? So, yun po. Ano pa ba? Ito yung play, stop. Ito yung parang forward mo tsaka backward. Okay? Ito yung ano pa ba? Ito, yan. Importante rin yan. Snapshot. Kunyari, ano, Ernie Tips, gusto kong snapshot yan, o screenshot, click ko lang to. Ayun na, nasave na. Saan siya nasave? Ayun, nasave na siya dito. Ngayon, pwede nyo siyang i-drag pa. Gawin nyo ang thumbnail sa YouTube. Eh, gusto ko palabasin to, or ang gusto ko, kukunin ko yan, saan ko makikita? Makikita nyo kung saan kayo nag-install ng Filmora. So, makikita yung kadalasan niya dito sa document. Filmora 9. And then, hanapin niyo yung snapshot to. Ayun, no? Ito siya. Diba? So, napakadali lang po. Tawasan natin yan. Ano ba to? So, ito rin yung properties. Ito rin yung double click. O, oh, diba? Ito naman yung green screen. Ito yung properties din, no? Ito yung color. Gusto nyo maging blue. Bright. Then, okay lang. Pinlay nyo. Ano kaya yan? Mag-iiba siya ng kulay, no? So, ganun lang po kadali. Ngayon po, no? Ganun lang po siya kadali, no? So, sana po marami po kayong natutunan sa simple at magulong discussion natin. Pero yung mga techniques, kung sisimplihan lang po natin, yun lang po yung common na ginagamit natin pag nag-i-edit. Alam natin yung cut, yung paano putulin, paano i-mute yung volume, paano anihin, di ba? So, kayo nang bahalang mag-discard din, i-explore nyo na lang po. Importante yung basic natin na ano natin. Ngayon, paano mag-export? Siyempre, gusto ko nang i-save yan eh. Export natin. Ito yung pangalan. Ano yung gusto nyong pangalan. Ito yung output niya. Kung gusto nyong palitan, pwede rin. Ito yung setting, no? Kasi, di ba yung kanina, default.
siya. Hindi ko siya pinalitan ng setting. Kaya ito pa rin yung setting niya. Pero pwede yung palitan ng setting. Ibig sabihin ito, ito yung 4K. Pinakamataas na format na video. Ito yung full HD. Ito yung HD. Okay? Sa ano, sa audio, mas maganda. Naka 48 para malinaw. May encoder, ayan. Stereo ka palagi. Ito, bitrate. Yung pinakamataas para maganda yung audio mo. Tapos dito, punta ka sa bass. Okay po? Encoder, lagi siyang dito. Suggest ko lang sa'yo, lagi ko dapat naka 60 para maganda. Bitrate, ito yung ganda ng ano mo ba, ng video mo. So, pinakamataas, 15, yan. Para mataas din, i-okay na natin. Pag gusto mo na yung setting na yan, dapat nakaklik to. Enable GPU, export mo na. Ayan po, no? So, natapos na siya. Kung gusto nyong puntahan yung video na ginawa nyo, click nyo itong find target. Ayan, ito na siya, diba? Ngayon, double click. Hello, 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 hello. Nakakatawa, no? Ganyan lang kadali yung Filmora 9. Akala nyo magulo, pero hindi. Sa una lang talaga magulo. Maraming pong salamat. Sana po marami kayo na natutuhan. God bless po. Thank you po.